Welcome back sa ating channel, mga friends. Pag-usapan po natin ang magandang nasabi ng presidente ng G-League para kay Kai Sotto. Ano nga ba ang dahilan at pinili nilang maglaro sa liga ang ating pambato? Tara at samahan niyo po ako. Pagkatapos ng formal na announcement ni Kai Sotto na papasok na siya sa G-League, ay nagpahayag ang no less than the president ng liga na si ex-NBA player at All-Star SHAREEF ABDUR-RAHIM. Ayon sa kanya, maraming upside si Kai despite na 4-star rating lang ang naibigay sa ating pambato. Dagdag pa niya ay underrated nga raw si Kai sa mga sikat na media sites na nag-evaluate ng mga basketball high school prospects. Pagpupuri pa ni SHAREEF ay kung makikita mo nga raw ng personal ang paglalaro ni Kai, ay mapapansin mo ang malaking improvement ng bata since tumulak ito sa Amerika. Swak nga daw ang ating pambato sa hinahanap nilang high school prospects dahil nasa katauhan ng ating pambato ang isang NBA level talent, magandang work ethic, magandang pag-uugali, at ang kagustuhang matuto at harapin ang anumang pagsubok. Pagtatapos niya ay tutulungan daw nila si Kai na ma-develop pa ang kanyang mga natural skills at ang kanyang pangangatawan dahil tiwala sila sa potensyal ng ating kababayan. Naniniwala ako na dalawang factors ang pinagbasihan ng G-League kung bakit nila binigyan ng maganda kontrata si Kai. Una ay ang malaking potensyal ng ating pambato. Malaki na nga ang naging improvement niya since tumulak siya sa Amerika para mag-training. Napatunayan niya na ito sa paglalaro niya sa The Skill Factory at alam naman natin na naging focal point ng opensa nila si Kai. May mga kailangan pang i-improve si Kai gaya ng kanyang stamina at consistency sa depensa, ngunit gaya nga ng nasabi ni SHAREEF ABDUR-RAHIM ay nakitaan nila ang ating kababayan ng willingness na matuto at i-improve ang kanyang mga pagkukulang. Nakitahan nila si Kai ng NBA star potential kaya naman susugal sila sa pagdetrain sa ating pambato. At ngayon nga na tumalon na si Kai sa G-League ay dito pumapasok ang ikalawang factor kung bakit nila kinuha si Kai. Alam naman natin na basketball country ang Pilipinas kaya naman it's about time na makuha ng NBA, particular na ng G-League, ang Philippine market. Imagine mga friends ang exodus ng mga Filipino fans na susubaybay sa G-League ngayong may malaking rason na tayo para manood sa naturang liga. Panigurado ako na nakita nila ang milyong-milyong sumusuporta sa ating pambato, kaya naman nakita nila itong isang oportunidad para simulan ang pag-ikayat sa ating mga Pilipino sa kanilang liga. At kung magiging successful sila sa kanilang programa para sa mga kagaya ni Kai na may di pa masyadong developed na talent upang maging NBA ready, ay panigurado ako na mas marami pang top high school prospects ang pipiliing maglaro sa kanila at di na kailangan mag-ibang bansa para maglaro ng isang taon bago magpa-draft sa NBA. So ayan na lang muna po ang ating update para sa ating kababayan at NBA G-League bound na si Kai Sotto. Mag-subscribe lang po sa ating channel para sa mga basketball news at updates. Friends, this has been FD368. Be good, be safe, and God bless.